mga bilang kabanatang pito. At nangyari ng araw na matapos ni Moises na maitayo ang tabernakulo at mapahirang langis at mapaging banal, pati ng lahat ng kasangkapan ni Aon at ang dambana, pati ng lahat ng kasangkapan ni Aon at mapahirang ng langis at mapaging banal, na naghandog ang mga prinsipe sa Israel, ang mga pangulo sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Ito ang mga prinsipe sa mga lipi. Ito ang mga namamahala roon sa nangabilang. At kanilang dinala ang kanilang alay sa harap ng Panginoon, 6 na karitong may takip, at 12 baka, 1 kariton sa bawat 2 sa mga prinsipe, at sa bawat isa ay 1 baka, at kanilang iniharap sa harapan ng tabernakulo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Tanggapin mo sa kanila upang sila'y gumawa ng paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan, at ibibigay mo sa mga Levita sa bawat lalaki ang ayon sa kani-kaniyang paglilingkod." At tinanggap ni Moises ang mga kariton at ang mga baka at ibinigay sa mga Levita. 2 kariton at 4 na baka ay ibinigay niya sa mga anak ni Hershon ayon sa kanilang paglilingkod. At 4 na kariton at 8 baka ay kanyang ibinigay sa mga anak ni Merari ayon sa kanilang paglilingkod sa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron sa saserdote. Ngunit sa mga anak ni Kohath ay walang ibinigay siya sapagkat ang paglilingkod sa santuario ay nauukol sa kanila, kanilang pinapasan sa kanilang mga balikat. At ang mga prinsipe ay naghahandog sa pagtatalaga sa dambana noong araw na pahira ng langis. Sa makatwid bagay, ang mga prinsipe ay naghahandog ng kanilang alay sa harap ng dambana. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sila'y maghahandog ng kanilang alay sa bawat prinsipe sa kaniyang karawan sa pagtatalaga sa dambana. At ang naghandog ng kaniyang alay ng unang araw ay si Naason na anak ni Aminadab sa lipi ni Huda. At ang kaniyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niya on ay 130 siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario, kapapuno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina, isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan, isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin, isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan, at sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Naason, nanak ni Aminadab. Nang 2 araw, si Nathaniel na anak ni Suar, na prinsipe ni Issachar ay naghandog. Kaniyang inihandog na pinakaalay niya ay isang pinggang pilak ng bigat ay 130 siklo, isang mangkok na pilak ng bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina,
Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang toro. Isang tupang lalaki. Isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaking kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Nathaniel na anak ni Sowar. Nang 3rd araw ay si Ehab na anak ni Helon na prinsipe sa mga anak ni Zabulon. Ang kaniyang alay ay 1 pinggampilak na ang bigat niyaon ay 130 siklo, 1 mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. 1 kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. 1 goyang toro, 1 tupang lalaki, 1 korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. 1 lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Eliab na anak ni Helon. Nang 4th araw ay si Elisur na anak ni Sidior na prinsipe sa mga anak ni Ruben. Ang kanyang alay ay 1 pinggampilak na ang bigat niyaon ay 130 siklo, 1 mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. 1 kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. 1 goyang toro, 1 tupang lalaki, 1 korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. 1 lalaking kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Elisur na anak ni Sidior. Nang 5th araw ay si Silumuel na anak ni Suri Sadai na prinsipe sa mga anak ni Simeon. Ang kaniyang alay ay 1 pinggang pilak na ang bigat niyaon ay 130 siklo, 1 mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. 1 kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. 1 goyang toro, 1 tupang lalaki, 1 korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. 1 kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan. At sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Silimuel na anak ni Suri Sadai. Nang 6th araw ay si Eliasap
na anak ni Dehuel, na prinsipe sa mga anak ni God. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niya na 130 siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo, ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Eliasap na anak ni Dinhuel. Nang 7th araw ay si Elisama na anak ni Amiod na prinsipe sa mga anak ni Ephraim. Ang kanyang alay ay 1 pinggang pilak na ang bigat niya on ay 130 siklo, 1 mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo, ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. 1 kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. 1 guyang toro, 1 tupang lalaki, 1 korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. 1 lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Elisama na anak ni Amiod. Nang 8th araw ay si Gamaliel na anak ni Pedasur na prinsipe sa mga anak ni Manases. Ang kanyang alay ay 1 pinggang pilak nang bigat niya on ay 130 siklo, 1 mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo, ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. 1 kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. 1 guyang toro, 1 tupang lalaki, 1 korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. 1 lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Gamaliel na anak ni Pedasur. Nang 9th araw ay si Abidan na anak ni Gideon na prinsipe sa mga anak ni Benjamin. Ang kanyang alay ay 1 pinggang pilak na ang bigat niya ay 130 siklo, 1 mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo, ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. 1 kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. 1 guyang toro, 1 tupang lalaki, 1 korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. 1 lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki at 5 korderong lalaki ng unang taon.
Ito ang alay ni Abidan na anak ni Gideon. Na ikasampung araw ay si Ahijir na anak ni Amisadai na prinsipe sa mga anak ni Dan. Ang kanyang alay ay isang pinggampilak na ang bigat niya ay 130 siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapapuno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Ahijir na anak ni Amisadai. Nang 11 araw ay si Pagiel na anak ni Okran na prinsipe sa mga anak ni Aser. Ang kanyang alay ay isang pinggampilak na ang bigat niya ay 130 siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapapuno ng mainap na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki at 5 kambing na lalaki at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Pagiel na anak ni Okran. Nang 12 araw ay si Ahira na anak ni Enan na prinsipe sa mga anak ni Neptali. Ang kanyang alay ay isang pinggampilak na ang bigat niya ay 130 siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Ahira na anak ni Enan. Ito ang pagtatalaga ng dambana ng araw na pahiran ng langis ng mga prinsipe sa Israel. 12 pinggampilak, 12 mangkok na pilak at 12 kutsarang ginto. Sa bawat pinggampilak ay 130 siklo ang bigat at bawat mangkok ay 70. Lahat ng pilak ng mga sisidlan ay 2,400 siklo ayon sa siklo ng santuario. Ang 12 kutsarang ginto na puno ng kamangyan na ang bigat ay 10 siklo bagawat isa ay sa siklo ng santuario. Lahat ng ginto ng mga kutsara ay 120 siklo. Lahat ng mga baka na handog na susunugin ay 12 toro. Ang mga tupang lalaki ay 12. Ang mga korderong lalaki ng unang taon ay 12. At ang mga handog na harina niyon
At ang mga kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan ay 12. At lahat ng mga baka na pinakahain sa mga handog tungkol sa kapayapaan ay 24 na toro. Ang mga tupang lalaki ay 60. Ang mga kambing na lalaki ay 60. Ang mga korderong lalaki ng unang taon ay 60. Ito ang pagtatalaga sa dambana pagkatapos na mapahiran ng langis. At nang si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng kapisanan upang makipagsalitaan sa kanya, ay narinig nga niya ang tinig na nagsasalita sa kanya mula sa itaas ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kabaan ng patutuo na nasa gitna ng dalawang kiruben, at siya ay nagsalita sa kanya.